Ayan, mapagpalang oras po mga ka-curious at happy Valentine's Day po sa lahat. Wow! Marahil isa rin kayo sa mga nagdidiwang ng okasyon na ito. Well, karaniwan na makikita po natin sa araw na ito ay napupuno ang mga lugar tambayan. Marahil nga ang iba sa inyo ay nag-aanap rin ng dating place na pwede nilang mapuntahan. Marahil ang iba sa inyo ay hinihiling na sana'y matamaan man lang ni Cupido ang puso ni crush mo. Baka sakaling ito na ang chance mo upang makasuwait, bago mo palawakin ang imagination mo, alamin mo muna kung tama ba ang lahat ng pinaplano mo. Dahil marahil ang iba sa atin ay sabik lang sa mga kasiyahan na pwedeng mangyari sa araw na ito. Ngunit huwag sanang makalimutan ang tunay na mensahe nito. Ngunit ano ba talaga ang February 14 o Valentine's Day? Ito ba ay tumutukoy sa mga bulaklak at sa mga tsokolate? At ni Cupido, kunting kaalaman lang po. Ang Valentine's Day ay ang araw ng pagkamit ni San Valentino ng kanyang pagiging martyr. Kaya nga, ang araw na ito ay tinatawag rin na St. Valentine's Day o Feast of St. Valentine. Kaya sa ating mga Katoliko, ang rason kung bakit ipinagdiriwang natin ang araw na ito is because of love. Remember kung ano po ang pinakautos ng ating Panginoon. Ito ang aking utos, magmahalan kayo kagaya ng pagmamahal ko sa inyo. Dahil sa natatanging rason, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Isang patunay na tayo ay nasa Diyos kapag tayo ay nagmamahalan. Kaya kung ang ating pagbabatayan, ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Hindi rin batayan kung sa iyo na ang lahat ng kagandahan. Dahil ang batayan ng Diyos, ayon sa talatang ito, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Dahil para sa Diyos, dito mo makikilala ang tunay na pagkatao ng isang tao. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Kaya ang puso ay sumisimbolo rin ng Valentine's Day. Dahil ang mensahe ng ating Panginoon, umiral ang pag-ibig kaysa sa tawag ng laman. Dahil ayon sa sulat ni San Juan, God is love. At marami sa atin ang nagbibigay ng sarili nating pagpapakahulugan ng love. Ngunit walang sino man ang makakapagbigay ng tamang kahulugan ng love. Kaya kung tatanungin mo ang iba kung ano ang love, madalas na sagot nila, love is blind, love the one who loves you, love is money, love is sex, love is an emotion. They think that they cannot separate love from all of those reasons. They consider love as an emotion. Yan ay maling-mali na pananaw tungkol sa pag-ibig. Ask me why. Bakit? Kung ang pag-ibig ay damdamin lamang, mauutusan mo ba ang iyong nararamdaman? Ang damdamin ay hindi mauutusan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ang love is a feeling. Dahil ang love ay nauutusan. Kung babalikan po natin ang sinabi ng ating Panginoon, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din dapat kayo magmahalan. Sa pamamagitan nito ay malalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay nagmamahalan. Kaya isa rin sa mensahe sa pagdiriwang natin ng Valentine's Day that do not rely your love based on emotion. Na kung hindi mo feeling magmahal ay hindi ka na magmamahal. Because in biblical sense, God command you to love. Oo nga, no? Kaya naging martyr si St. Valentine dahil ang kanyang pagmamahal sa Diyos na kahit na may banta sa kanyang buhay sa pagsasagawa ng misa at kasal sa panahon ni King Claudius, ay hindi siya sumunod sa kanyang takot. Bagkos, sinunod niya na magmahal sa tungkulin na inutos sa kanya ng ating Panginoon. Kaya kung ako ang inyong tatanungin kung ano ang love, love is an action. No matter what emotion you have, no matter what you feel, but God said, you love, no matter what you feel. That is why there are a lot of people who give up. No, there are a lot of families that were destroyed because they considered love as a feeling. Na para bang kailangan mo munang maramdaman for you to say that this is love.
Also, do not rely your decision to love because you are being hit by the arrows of Cupido. No. Madalas yung iba, hinihiling yung tulong ni Cupido. Gawain ba ito ng Kristiyano? And you know what? Cupido is not real. And even he is real, hindi po ito isang batang anghel na inakala po natin. Because in the Bible, the one who uses arrows are evils. Bilang karagdagan sa lahat ng nagtataglay ng kalasag ng pananampalataya, na iyong mapapatay ang lahat ng mga naginingas na palaso ng masama. Abay, nasa demonyo pala ang gumagamit ng palaso. That is why Valentine's Day was not really understood by so many. At kapag ikaw ay isang Kristiyano, dapat isa ka sa mga nakakaintindi nito. Why? Dahil isa ito sa mga tanda ng pagiging tunay ng Kristiyano. Kaya nga si San Pablo, hindi niya dinefine ang love. Ano ang kanyang ginawa? He described love. Because your identity as a Christian is love. Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that loves is born of God and knows God. So if you say that you know God and you were born in the family of God, you must know what love is. Kaya nga, in the following verse, makikita po natin, the one who does not love does not know God, for God is love. So if you say you are with God or sinasabi mo that you are a Christian, pero namumuhay sa laman, pinapasinungalingan mo lang ang iyong sarili. That is why, as a Christian, our main goal is to love as how God loves us. Always remember, Jesus is the Word and He is the expression of God's love. That is why we must to love like Him. Oh, nga, no. No human can define love. That is why kung babalikan po natin, no, ang sinabi ni San Pablo, he only described what is love. At makikita po natin ito sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Ang pag-ibig ay matyaga at mabait. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit o nagyayabang. Hindi ito mayabang o bastos. Hindi ito nagpipilit sa sarili nitong paraan. Ito ay hindi magagalitin o nagagalit. Hindi ito nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay nagtitiis ng lahat ng bagay, naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay, nagtitiis sa lahat ng bagay. Kaya ang mensahe ng Valentine's Day is to love as what God loves you. At paano nagmahal ang ating Panginoon? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Always remember, nais ng Diyos na magmahal tayo ng tunay. Now, maybe some will say, Bro Dance, nagmamahal naman ako. Yes, that's good. But what kind of love? No? Because there are three types of love. Nung matranslate po ang Old Testament Bible from Hebrew, Aramaic to Greek, mayroong dalawang Greek word lamang na makikita patungkol sa love. At ano po ito? Ang unang Greek word ay eros, na ibig sabihin, selfish love. Mamahalin kita kung may kondisyon. Ang pangalawang Greek word ay phileo, na ibig sabihin ay brotherly love. Mahal kita dahil may basihan. Now, nang lumabas na po ang New Testament Bible, sa panahon na kung saan naparito ang ating Panginoong Jesus, may isang panibagong Greek word na lumabas para sa love. At ito ay tinatawag na agape. Na ibig sabihin, unconditional love. I love you with no reason or condition. Allow me to give you these 4 tips for this Valentine's Day. 4 lang po. At gagamitin po natin ang acronym ng salitang love para madali po natin maintindihan. L-O-V-E. First tip, love must listen. Napansin niyo po kung bakit dalawang ating tenga at isa lang pong ating bibig? Because life is more on listening than talking. Kaya ayon nga po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Now, ano pong kaugnayan ito sa love? You can show your love by listening to other sentiments rather than insisting your own personal point of view. That is why in every organization, communication is very, very important. One missing point may damage the whole system. No? Halimbawa na lang po, ipatungkol na lang po natin sa mag-asawa. Kapag ang isa sa inyo ay hindi makinig sa sentiment ng isa, ay wala po talagang pagkakaintindihan na mabubuo. Kaya nga sinasabi ng iba, kapag ang isa ay umaapoy, dapat ang isa ay tubig.
And that's the first tip na maibibigay ko sa inyo na kapag kayo ay nagmamahal, dapat marunong po kayong makinig. Pangalawang tip, if you love, you know how to overlook. Ano ang sabi ni San Pedro? Higit sa lahat, nagmamahalan kayo ng lubos sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Now, paano po natin ito gagawin? From a human standpoint, it is impossible. Ngunit ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa buhay ng isang mananampalataya at nag-aalok ng kapangyarihan magpatawad sa anumang pagkakamali. Remember, Jesus taught us to pray like this, and forgive us our sins as we have forgiven those who sins against us. Nagpapatawad po tayo dahil tayo ang unang pinatawad sa ating mga kasalanan. Wow! Sa karunungan, alam natin kung ano ang nangangailangan ng tugon at kung ano ang hindi. Now, sa pasensya naman, ibinabaling natin ang kabila nating pisngi. But in love, we choose to overlook the insults o mga kasalanan na dumating sa ating buhay. Kaya kapag ikaw ay nagmamahal, hindi mo na dapat tinitingnan ang mga kamalian ng iba. Hindi mo na dapat tinitingnan ang kahinaan ng iba. Dapat doon ka nakafocus at kung ano ang ikasasaya niya at ikapapanatan ng kanyang loob. Kaya pagsikapan natin ang mga ibabaw ang tunay na pag-ibig sa bawat isa upang mapanatili natin ang katatagan ng pagsasama. Third tip, if you love, you must learn how to value. Mga kapatid, makikita po natin ang tunay na pag-ibig sa ating buhay kapag nararamdaman ito ng tao sa iyong paligid. Ayon nga sa sinasabi ni San Juan, nagmamahal tayo dahil una niya tayong minahal. Kung ang sino man ay magsabi na iniibig ko ang Diyos at nagpupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kaniyang nakikita ay hindi maaaring umiibig sa Diyos na hindi niya nakikita. At ang utos na ito ay nasa atin mula sa kanya. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Kaya napakaklaro po no, ang mensahe ng ating Panginoon. Pinapakita po natin ang pag-ibig by valuing your neighbors. Dahil dito natin natutugunan ang tanda ng isang tunay na Kristiyano. And last, your love must encourage. Our way of showing love must also encourage others to live in accordance of love. Ayon nga sa ating Panginoong Hesukristo, in the same way, let your light shine before people so they can see the good things you do and praise your Father who is in heaven. And in this Valentine's Day, let your love be the example of what God wants us to do. Ipakita po natin na ipinagdiriwang po natin ito higit sa lahat ng dahilan, but to show agape love, the unconditional love na natanggap rin natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, sana po ay may natutunan po tayo no, sa ating paksa ngayong gabi about Valentine's Day. At sana ipagdiwang po natin ito na naaayon po sa kagustuhan ng ating Panginoon at isabuhay po natin bilang tanda ng pagiging tunay na Kristiyano. And please don't forget to subscribe Mr. Curious Catholic in Facebook and in YouTube upang mas marami pa pong mabot nito at matulungan. And of course, mga ha-curious, pwede rin po kayong makibahagi sa ating mga ginagawang mga corporal works of mercy sa pamamagitan po ng pag-send ng inyong mga tulong through Gcash sa atin pong numero na nakalagay po sa ating description. At ating ibabahagi po ito sa mga kapatid natin na nangangailangan and of course, suporta na pwede nating ibigay sa ating simbahan. Muli po, Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. At sa Diyos po ang lahat ng papuri.